patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa sandaling ito, Father God. Salamat sapagkat muli kami po'y nagkatipon-tipon muli, O God, sa lugar na ito. For the one purpose, O God, Lord, to give back all honor, all glory, all praises to you alone, Father God. Salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa, patuloy po namin, Lord, kami ay nakapagbalik ng papuri at pagsamba sa inyo, O God. At ngayon po, Lord, O God, patuloy po kami nagpapakumbaba, Lord, at naniniklohod sa inyong harapan. Patuloy po, Lord, kami nagpapalinis, Lord, ang inyong banal na tulog, Panginoong Jesus. At pakasiya sa atin niyo po ang aming mga puso, isipan, O God. Ano man po, Lord, Panginoon, karumihan, kasalanan, nakita niyo po sa amin, O God, ay patuloy niyo po kami, Lord, Panginoon, Lord, linisin, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, sa gabing ito, sa mga salita na aming po, Lord, Panginoon, mapapakinggan, pag-aaralan, gabayan niyo po kami, pangunahan niyo po kami, O God. Ang spirit of excitement, Lord God, and understanding ay patuloy po namin maranasan, O God, sa gabay at pangunguna ng banal na Espiritu. Salamat po, Lord. Ito po ang aming panalangin. We back to you. All honor, all glory, all praises in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen and Amen. Praise God. So, yung mga kapatid, tayo ay sama-sama ng mga kaupo. At sa gabi ito ay muli, tayo ay dumako na sa pag-aaral at pakikinig ng kanyang buhay at kapangyarihang salita. Handa na ba tayo makinig, mga kapatid? Amen. Okay, praise God, purihin ng Panginoon. At minsan pa ay ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. At sa gabi po ito ay tayo po ay dadako na po sa salita ng Diyos. At sama-sama na po maghanda ng ating mga isip at puso at tayo po'y dumako na po sa lalangan ng Diyos. Okay? Sa gabing ito ay nais ko po ituro sa inyo ang topic about every decision you make will change your life. Alam niyo po, sa bawat gagawin po nating mga desisyon o pagpapasya sa ating buong buhay, ito po yung babago ng ating buhay. Kaya po, napakahalaga po na kapag tayo po ay magdidesisyon, tiyakin po natin na sa ating po mga gagawing mga desisyon o pagpapasya ay ito po ay umuugma ayon sa nais at kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag hindi po tayo nakapagdesisyon, kapag tayo po ay nakapagdesisyon na hindi po ito ayon sa kalooban ng Diyos, ay malaki po ang magiging impact nito sa ating buhay. Yan po ngayon yung nais ko po na ituro sa inyo na talagang napakahalaga po na sa bawat ating gagawing desisyon, tiyakin po natin na ito po ay aakma at aayon sa kalooban ng Diyos. Naalala ko po yung sinabi ng Lord sa Deuteronomy chapter 30 verse 15, kung di po ako nagkakamali, sabi po ng Diyos doon, kayo ang magpapasya. Kayo ang pipili ng buhay o kamatayan, ng sumpa o pagpapala. Kaya piliin nyo kung ano ang mas mainam. Kaya makikita po natin doon, sinabi ng Diyos doon sa Deuteronomy chapter 30 na nasa atin po manggagaling mula po sa ating gagawing pagpapasya to make a decision making, tayo po yun, pero sa lahat ng ating gagawing desisyon, doon magsisimula kung ikaw ay gusto mo ipagpapala o gusto mo ng sumpa, gusto mo ng kamatayan o gusto mo ng buhay. Kaya ito po yung ating topic. Na muli po, ang ating topic ay every decision you make will change your life. Kaya, uulitin ko mga kapatid, patuloy nating 10 beses na pag-isipan, patuloy po nating ipanalangin na sa lahat ng ating gagawin desisyon, tiyakin po natin na ito po ay hindi lang po tayo ang may gusto, kundi ito po ay dapat ay ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat iepekto po ito sa ating buhay. Okay, doon po sa Joshua chapter 2, beginning verse 1 up to 24. I repeat again, Joshua chapter 2, beginning verse 1
up to 24. Yan po yung kwento na kung saan inutusan ni Joshua na yung kanyang dalawang tiktik o yung kanyang talagang dalawang agent na magsusurveillance doon po sa napakataba, napakaunlad at napakamakapangyarihang lungsod na walang iba kundi ang Jericho. Sabi niya doon sa dalawang tauhan niya, pumunta kayo doon, obserbahan niyo ang lugar, obserbahan niyo ang lupain, obserbahan niyo ang mga tao doon, tingnan niyo kung gano'n sila karami, kung gano'n sila kalakas, kung gano'n sila kayaman yung lugar. Kaya po, yung dalawang kanyang tiktik na inutusan ay pagka po ay naglakbay papunta po ng lungsod ng Jericho. Yung pong Jericho ay that time, dahil ito po ay makapangyarihang lungsod at makapangyarihang ito po ay pinamumunuan ng isang hari at walang takot sa Diyos, pero ito po ay may muog, paikot po yan. Yung buong kalupaan po ng Jericho ay siya po ay nababakura ng napakataas na pader at napakakapal. Kaya hindi po ito basta-basta mapapasok. Pero nakapasok po yung dalawang tiktik kasi po ito pagka po umaga hanggang hapon bukas yung napakalaking gate noon. Pero pag po magdidilim na, magdadapit hapon na, isinasara na po yung napakalaking gate noon. Wala na po makapapasok doon at may mga bantay po yun. At nakaabot po sa balita, sa kaalaman ng hari ng Jericho, na merong dalawang Israelita na nagtitiktik sa kanilang lungsod. Kaya po, nung malaman ito, ay nagutos po yung hari ng Jericho. At yung pong dalawang tiktik ay nandoon po sa bahay ni Rahab. Si Rahab po ay isang babae na siya po ay nagbebenta ng panandaliang aliw. Si Rahab po ay siya po ay sa panahon natin hostess. At siya po yung kubukko, siya po yung nagpatuloy sa dalawang Israelita na tiktik para po obserbahan, para po tiktikan ang lungsod ng Jericho. At pumunta po yung mga tauhan ng hari ng Jericho sa bahay ni Rahab. At ito po ay kinausap si Rahab, pero bago po makarating yung mga tauhan ng hari, ay naitago na po ni Rahab sa bubong ng kanyang bahay yung dalawang tiktik. Tinabunan po niya ng mga dahon yung dalawang tiktik at itinago niya po sa bubong ng kanyang bahay. At yung bahay po kasi ni Rahab ay nakadikit doon sa muog, sa pader nung muog nung pong lungsod ng Jericho yung bahay ni Rahab. At sabi po nung mga tauhan ng hari kay Rahab, ilabas mo yung mga bisita mo dyan sapagkat yung dalawang tiktik na yan ay nagmamasitla sa ating lungsod. Ilabas mo sila. At ang sabi po ni Rahab ay sa mga tauhan ng hari ng Jericho ay meron niya po ako naging bisita bago po magsara ang atin pong gate ng ating lungsod. Pero bago po magsara ay sila po ay umalis na. Hindi ko po alam na sila po saan po sila nanggaling. Pero sila po ay umalis na papalabas po ng lungsod. Kung sila po ay hahabulin nyo, maaaring maabutan nyo po sila. Kaya po, ito po ay hinabol ng mga tauhan ng hari ng Jericho. Pero totoo po nun, itinago niya yung dalawang tiktik ng Israel na tauhan po ni Joshua. At nung wala na po yung mga tauhan po ng hari ng Jericho ay kinausap niya yung dalawang tiktik. Sabi niya, alam ko na kayo ay talagang meron Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sabi po ni Rahab sa dalawang tiktik. Sapagkat napalitaan namin kung paanong tinuyo ng inyong Diyos ang karagatan at kayo ay lumakad sa tuyong lupa ng karagatan at kayo iniligtas ng inyong Diyos. Labis na nababahala ang mga taga rito sa Jericho sapagkat natatakot sila, sapagkat alam nila na ang Diyos ninyo ay makapangyarihan, sabi po ni Rahab doon sa dalawang tiktik. Sabi po niya, kapag ibinigay na ng ibinigay na ng inyong Diyos ang lungsod na ito sa inyo,
alalahanin niyo ako, iligtas niyo ako, sabi ni Rahab. Pati yung aking buong sambahayan ay iligtas niyo kami, sabi po ni Rahab sa dalawang tiktik. Pero sabi po ng dalawang tiktik, oo, ililigtas ka namin dahil sa ginawa mo sa amin na pagtatago, pag-iligtas, hindi namin kayang kalimutan ang ginawa mo. Kaya magtali ka ng pulang bandera dyan sa bintana mo. Kapag pagbabalik namin, huwag mong palalabasin sa iyong bahay ang lahat ng iyong mga pamilya, angkan, sapagkat lahat ay mamamatay, pero kapag sila ay lumabas ng iyong bahay, hindi na namin yung pananagutan. At lagyan mo ng banderang pula sa bintana yung iyong bahay na nakausli sa labas, sapagkat yung banderang pulang tela na yon ang magsisilbing palatandaan na hindi namin gagalawin, papatayin yung mga tao sa loob ng bahay na iyan. Pero kapag sinabi mo kami, isinumpong mo kami sa mga tauhan ng hari ng Jericho, ikaw ay magbabayad at magdurusa. Kaya nagkasundo po sa desisyon po ni Rahab na tulungan yung mga tiktik. Ito po ay inihulog niya doon sa bintana ng kanyang bahay papalabas ng loob, at sinabi niya, diyan kayo dumaan sa liblib na yan, sa mga bulubuntukin na yan, sapagkat para hindi kayo makasalubong pagbabalik ng mga tauhan ng hari. Magpalipas yan tatlong araw, at pagkalipas ang tatlong araw, nakabalik na rito sa buog yung mga tauhan ng hari, saka kayo magpatuloy na bumalik sa inyong papupuntahan para hindi kayo makasalubong at makita ng mga tauhan ng hari. To make story short, makikita natin na napakadelikado yung ginawa na pagpapasya ni Rahab. Itinago niya, tinulungan niya, binigyan niya ng proteksyon yung dalawang tiktik na hindi naman nila kalay. Kung nalaman yun ng hari ng Jericho, tsak na siya ay papatayin kasama ang kanyang buong angkan. Pero siya ay nag-decide na tulungan, proteksyonan yung mga tauhan ni Joshua. Na itong mga ito ay talagang nasa ilalim ng pag-iingat at kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. For the first time sa buhay ni Rahab, na namumuhay siyang masama, namumuhay siyang marumi, pero dumating sa point ng buhay ni Rahab na siya ay nagkaroon ng isang napakalaking matinding desisyon sa kanyang buhay na kanyang tulungan, kanyang proteksyonan, kanyang itago para hindi mapahamak at para hindi mamatay ang mga tauhan ni Joshua na inutusang magtiktik doon sa lungsod ng Jericho. Kaya ito ay nakabalik doon kung saan nandoon ang kuta ni Joshua. At ibinalita ng dalawang ito kay Joshua kung gaano kayaman, kung gaano kaunlad, kung gaano napakaraming pagkain, napakasaganang lupain doon sa lungsod ng Jericho. Kaya ito ay ibinalita nila sa kanilang pinuno na walang iba kundi si Joshua. At dito sa Joshua chapter 6 verse 17, sabi dito, ang buong lungsod at ang anumang matagpuan doon ay tutupukin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang maliligtas, sapagkat itinago niya ang ating mga tiktik na sinugo roon. Makikita natin, mga kapatid, ito na yung instruction ni Joshua sa kanyang mga tauhan na kung paano ang gagawin nilang pagluso, at pinaiingatan ni Joshua sa kanyang mga tauhan ang pamilya, ang angkan ni Rahab na siya nag-protect at nag-ingat at nagtago doon sa kanyang dalawang tauhan. And then sabi doon sa Joshua chapter 6 verse 22 to 23,
Sinabi ni Joshua sa dalawang tiktik na sinugo niya, pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan, ilabas ninyo siya at ang buo niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama't ina, mga kapatid at mga kasambahay, at inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampamento ng Israel. And then verse 25 to 27, iniligtas ni Joshua si Rahab, ang kanyang angkan at pati ang kanyang mga kamag-anak, sapagkat itinago niya ang kanyang mga lalaking sinugo niya upang maniktik sa Jericho. Ang kanyang mga inaanak at inapo ay namuhay sa Israel magpahanggang ngayon. Noon din pinanumpa ni Joshua ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh, sumpain ang sinumang magtatayong muli sa nanlunsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na panganay ng sinumang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak ng bunso ng magbabangong muli ng kanyang mga pintuan. Praise God. Makikita natin na sobrang pinahalagahan ng Diyos. Sobrang binigyan ng magandang protection ng Diyos. Ibinilis ng Diyos si Rahab, ang babaeng ang kanyang trabaho ay magbigay ng panandaliang aliw. Marumi ang pamumuhay, makasalanan, pero dumating sa buhay ng babae itong si Rahab na siya ay nakapagpasya ng isang napakagandang pagpapasya at kumonekta ang kanyang desisyon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kanyang itinago, ang kanyang iniligtas sa kapahamakan ay ang mga tauhan ni Joshua na lingkod ng Diyos. Okay, kaya dito po makikita po natin, dito po nagpasimula na nabago po ang buhay ni Joshua nang dahil sa kanyang ginawang napakatinding desisyon sa kanyang buhay. Ano po yung unang mangyayari kapag tayo po ay nakapagpasya po ng tamang pagpapasya? Number one point, your decision determine blessing or destruction. Ulitin ko po, your decision determine blessing or destruction. Ang iyong desisyon ang tutukoy sa pagpapala o pagkawasan. Kung gusto mong magkaroon ka ng pagpapala o kung gusto mong mawasak ang iyong buhay, yan ay nakasalalay sa gagawin mong desisyon. Si Rahab, nang dahil siya ay nagpasya ng tama, naging tama yung kanyang desisyon, na kahit napakadelikado ng kanyang ginawang desisyon, na tulungan, itago yung dalawang tiktik. Dahil buhay ang nakataya, pero ito ang naging dahilan kung bakit naranasan niya at ng kanyang buong pamilya ang pagpapala. Sapagkat sila lang ang nabuhay ng lusubin ni Joshua at ng kanyang mga tauhan ang lusod ng Jericho. Lahat pinata. Buod tanging si Rahab at ang kanyang angkan ang iniligtas lang. At sila ay isinama ni Joshua sa kanilang buong sambahay. Number two, your decision affect your family. Kapag pala tayo ay nagdesisyon, aapekto ito sa ating pamilya. Hindi lang ikaw, hindi lang ako ang maaapektuhan nito. Kapag nakapagdesisyon ka ng tama at kumonekta sa kalooban ng Diyos, apektado ang ating buong pamilya. Kaya kapag tayo nakapagdesisyon ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ikaw at ang iyong buong pamilya ay damay. Kaya si Rahab, nakapagdesisyon siya ng tama sa harapan ng Diyos, kaya nadamay ang kanyang buong pamilya ay naligtas. Iningatan ng Diyos. Iniutos ni Joshua, si Rahab at ang kanyang ama
ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang buong angkan, ay walang sino man na sasaring, walang sino man na hihipo at kakanti sa pamilya ni Rahab ang utos ni Joshua. At iyon ay niloob ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga na sa bawat ating gagawin desisyon, hindi lang ito tayo ang maaapektuhan nito, kundi ang ating buong sambahayan ay apektado sa lahat ng ating gagawin desisyon sa ating buhay. Pangatlo, your decision will transform your present situation. Ang iyong desisyon, ang iyong pagpapasya, ang babago sa iyong pangkasalukuyang sitwasyon. Kayang-kayang baguhin ito ang ating pangkasalukuyang sitwasyon. Ano man yung ating sitwasyon ngayon sa buhay, ano man ang ating ngayong pinagdadaanan sa buhay, kapag ikaw at ako ay nakapagdesisyon ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos, ito ang babago ng ating pangkasalukuyang sitwasyon sa ating buhay. Si Rahab, kailangan niyang gamitin ang kanyang katawan para lang siya mabuhay. Ibinebenta niya yung kanyang katawan. Nagbibigay siya ng panandaliang aliw. Ito yung kanyang source of income. Kapag hindi niya ginawa yon, hindi siya mabubuhay kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Napakahirap yung kanyang trabaho. Maaaring siya ay pinandidirihan. Maaaring siya ay nilalayuan ng kanyang mga kapwa. Sapagkat yung kanyang source of income, yung kanyang hanap buhay kakaiba, marumi sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. But for the first time sa buhay ni Rahab, isang babaeng marumi, isang babaeng makasalanan, natutong magdesisyon ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos, pinagpala siya ng Panginoon. Yung kanyang trabaho ay nung siya ay napasama na sa sambahayan ng bayan ng Diyos, maaaring siya ay binigyan ng magandang lupa, maaaring siya ay binigyan ng magandang tirahan, maaaring siya ay talagang sinuplayan ng kanyang mga pangangailangan sapagkat tinatanaw ng Diyos, tinatanaw ni Joshua na leader ng bansang Israel yung ginawa ni Rahab sa bayan ng Diyos. Ganun po magpahalaga ang mga anak ng Diyos. Kaya, hindi na niya kailangan magpatuloy pa sa maruming pamumuhay. Kaya nabago yung kanyang present situation. Hindi na po siya nagpatuloy pang ibenta pa yung kanyang katawan sapagkat maaaring nabago yung kanyang sitwasyon sa buhay. Dahil napasama siya sa bayan ng Diyos sa pauna ni Joshua. Ika-apat, your decision affect your future. Sa bawat gagawin natin desisyon sa ating buhay, aapektuhan ito yung ating panghinaharap. Yung ating future. Apektado ito kapag ikaw ay nakapagdesisyon ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung panghinaharap, apektado. But kapag tayo nakapagpasya, gaya ni Rahab, ng isang tamang pagpapasya ayon sa nais ng Diyos, yung future natin, granted, ang Diyos ang patuloy na gagalaw at kikilos sa ating panghinaharap. Sapagkat yan naman talaga ang pangako ng Diyos. Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi ng Diyos, ako lang ang nakakaalam na mga panukalang inihanda ko para sa inyo upang dulutan kayo ng pagpapala. Hindi para paghirapin, kundi para kayo ay bigyan ng kapanatagan, kapayapaan, kaunlaran, kasaganaan. Yan ang mga bagay na inihanda ko para sa inyo. Kaya ang Diyos po ay laging may magandang nakalaan na kinabukasan sa bawat isang anak niya
sa bawat isang tapat na sumusunod sa kanyang kalooban. Upang dulutan kayo ng pagpapala, hindi para paghirapin, kundi para pagpalain. Kaya ang bawat isang taong nagdesisyon na patuloy na maglingkod, sumunod sa nais at kalooban ng Diyos, may magandang pinaharap lagi na future sa kanyang buhay. Itong si Rahab na inubo sa kanyang buhay sa maruming pamumuhay, walang nakilalang Diyos, walang tamang Diyos na nakilala, pero nabalitaan niya yung Diyos ng Israel ay napaka makapangyarihan. Siya yung may sabi eh. Gulong-gulo yung mga tao dito. Alam niyo ba, nung kausap niya yung dalawang tiktik, gulong-gulo sila, natatakot sila sapagkat nabalitaan nila. Alam ko kung papaano kayo iningatan ng inyong Diyos sa mga Egyptian. Iniligtas kayo, hinati yung dagat, tinuyo yung dagat, makatawid lang kayo ng dagat, at yung mga humahabol sa inyo na makapangyarihang mga Egyptian ay namatay at nilunod ng inyong Diyos sa karagatan. Nalaman ni Rahab kung gaano ka-powerful yung Diyos ng mga Israelita. Kaya nagkaroon din siya ng pananampalataya. Kaya nung nandoon sa bahay niya, yung dalawang tiktik na yon ng mga Israelita, hindi siya nag-atubili na ito ay proteksyonan, na ito ay iligtas, na ito ay itago, sapagkat alam niya kung bakit naroon yung dalawang iyon. Alam niya yung kanilang lungsod na napakayaman, napakaunlad, ay ibibigay ng Diyos sa mga Israelita. Kaya ang sabi niya, iligtas niyo naman kami. Kapag ibinigay na ng inyong Diyos ang lungsod na ito sa inyo, alalahanin niyo naman ako kasama ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, ang aking buong sambahayan. Iligtas niyo naman kami sapagkat alam ko ang inyong Diyos ay napaka makapangyarihan. Tumama yung desisyon ni Rahab for the first time sa kanyang buhay na napakahabang sitwasyon ng kanyang buhay, laging mali, laging lihis sa kalooban ng Diyos yung lahat ng kanyang ginagawang desisyon, ginagawang plano sa kanyang buhay. Pero nung dumating yung dalawang tingting, dahil nag-decide siya ng tama na bago yung buhay niya. And then, ikalima, many people depend on your decision. Napakaraming tao sa paligid natin laging nakadepende sa gagawin mong desisyon, sa gagawin kong desisyon. Lagi silang nakadepende, lagi silang nakabatay sa ating magiging desisyon. Kaya napakahalaga mga kapatid na sa lahat ng ating gagawin decision making, day after day, day after day, tiyakin natin gaya ni Rahab, yung desisyon natin ito hindi gusto lang natin, kundi yung desisyon natin ito, ito yung kalooban ng Diyos na dapat natin gawin. Kaya yung mga taong nakadepende sa atin para sila ay maakay din natin patungo sa kalooban ng Diyos. Kasi pag namali tayo ng desisyon, yung mga taong nakadepende sa atin, damay din. And then, last point, your decision attract marking of your life. Yung ating palang gagawing desisyon, ito ay magmamarka sa ating buhay. Maaring magiging tatak na natin to. At ito na yung magmamarka sa atin. Hindi na ito makakalimutan ng mga tao sa paligid natin, even ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag tayo ay nagdesisyon ng isang bagay, na yung ating ginawang desisyon ay hindi umayon sa gusto ng Diyos. Atatak ito sa maraming tao
sa paligid natin. Magiging trademark natin to kapag tayo nagkamali ng isang desisyon na hindi umayon sa kalooban ng Diyos. But kapag tayo nakapag-decide ng isang tamang desisyon at ito'y umayon sa kalooban ng Diyos, unang-una ang Diyos na ating nakilala ay ating mapiplease, ating mapaparangalan, ating mabibigyan ng kasiya. At yung mga tao sa paligid natin, mamamangha, magugulat, sapagkat magiging marka na sa ating buhay, sa ating pamilya, yung ginawa nating desisyong iyon, ang Diyos ang mapaparangalan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya iyon ay dadali na natin hanggang tayo ay tumanda, hanggang tayo pumanaw sa mundong ibabaw na ito, sapagkat nakapag-decide ka ng tama at umayon ang desisyon mo sa kalooban ng Diyos, lumakad ka ayon sa kalooban ng Diyos, namuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, yan ay magiging tatak mo na. At yan ay mahayag at mababalita sa buong kapaligiran kung nasaan ka. At yan, kahit wala ka na, pumanaw ka na, nasa pili ka na ni Abraham sa paraiso, ang iyong buhay ay patuloy na magiging pagpapala, magiging kalakasan, magiging inspirasyon ng marami, sapagkat iyon ay tatatak, magiging marka sa puso't isip ng bawat isang tao. Magiging legacy mo yun, sapagkat tumama ang iyong desisyon habang ikaw ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Patuloy na sumunod, magpasakop, magpailalim sa kalooban ng Diyos. Kahit wala na tayo sa ibabaw ng mundo, pinag-uusapan ka pa. Kahit wala na tayo sa ibabaw ng mundo, gaya ni David, laging sinasampit ng Diyos. Sa sambahayan ni David na mga nabubuhay, laging sinasabi ng Diyos kahit patagal ng patay si David, dahil sa inyong ninunong si David, pagpapalain ko kayo, sasamahan ko kayo, iingatan ko kayo, dahil sa inyong ninunong si David. Mismo ang Diyos nagmarka sa kanya yung ginawang desisyon ni David, na si David ay nag-design na patuloy na maglingkod, magparangal, magbigay ng papuri karangalan habang siya nabubuhay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagmarka yun. Hindi nakalimutan ng Diyos yun. Yung napakatindi ng pagpapahalaga, pagmamahal na ibinigay ni David kung papaano niyang pinararangalan, sinasamba, pinapupurihan ang Diyos niyang nakilala at Diyos din natin. Eh mga kapatid, lahat yun ay naganap at nangyari dahil si David ay nagdesisyon din ng isang matinding desisyon na yung buhay niya na ipagamit niya para patuloy na maglingkod, magparangal, magpuri, sumamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganun din ang nangyari kay Rahab. Bakit si Rahab at ang kanyang buong sambahayan ay namuhay na masagana, namuhay na pinagpala, sapagkat sila ay kinuha ng mga Israelita, isinama sa kanilang bayan, sapagkat hindi nagalap at nangyari dahil sa isang desisyong ginawa ni Rahab na umayon sa nais at plano ng Diyos. Kapatid, sama-sama tayong tumayo. Praise God. Sa oras na ito, mga kapatid, I challenge you mula sa araw na ito. Patuloy natin iluhod sa ating Panginoon lahat ng ating gagawin desisyon. Hindi lang basta gusto lang natin o nais lang natin. Kundi kaya natin gagawin ang isang desisyon sapagkat ito yung kalooban at nais ng Diyos na gawin natin sa ating buhay.
sapagkat kapag tumama ang ating magiging desisyon, napakalaki ang epekto nito sa ating buhay, sa ating kinabukasan, sa ating pamilya, sa ating future. Napakalaki ang magiging epekto nito. Kung gusto mo ng isang pinagpalang buhay, isang mapayapang buhay, isang masayang buhay, kapatid, mag-desisyon ka ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng desisyon na gagawin ng isang tao, napapalayo at pagsuway at pagbaliwala sa Diyos, ito lahat i-epekto sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang kinabukasan. But, kapag tayo nagpasya patungkol sa nais ng Diyos, ito ang pangako ng Panginoon, isang buhay na ganap at kasiyasiya, isang buhay na may kapalakagan, may kapayapaan, at may kagalakan. Lord, salamat. Salamat po sa gabing ito, Father God, at muli, kayo po ay sama-sama po namin na parangalan, na papurihan, at nasamba, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat po sa inyong mga salita, Lord, na ngayon po ay naayaf at amin po, Lord, Panginoon, na pag-aralan. Makita po namin, O God, na napakahalaga po ang amin pong gagawin desisyon sa bawat pagkakataon sa aming mga buhay. Sapagkat ito po ang magdadala po sa amin sa isang napakagandang sitwasyon. Ito po ang magbibigay sa amin, O God, ng isang matinding pagpapala o sumpa. Ito rin po, Panginoon God, Lord, ay napakalaki po ang magiging epekto nito sa amin at sa aming buong pamilya. Salamat po, Lord. Pinupuri po namin kayo, O God. Pinasasalamatan po namin kayo, Father God. Dalangin ko po nakilang Diyos ang banal sa gabing ito na sa bawat isang nakapakinig ngayon, O God, itibo niyo po ito ng napakalalim sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon God. Ito po'y maging isang inspirasyon sa bawat isa, Father God, na ngayon po ay nakapakinig, Panginoon, upang, Lord, na patuloy pong ito, Lord, ay magpaalala sa amin, O God, na ang bawat isa po sa amin ay maging maingat na sa bawat aming gagawin desisyon at pagpapasya. Nawa ay patuloy na ito'y ayon lagi sa inyong nais at kalooban at plano sa aming mga buhay. Even po, Lord, Father God, ang mga makakapanood nito, Panginoon God, Lord, sa YouTube, dalangin ko po, Panginoon God, na kumalaw kayo at kumilos kayo, Panginoon God, sa kanilang mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy po, Lord, na kayo ang magbigay sa kanila, Panginoon God, Lord, ng tamang desisyon na uugma sa inyong plano at nais, Panginoon. Idaloy niyo po, God, Lord, ang pagpapala. Idaloy niyo po, Panginoon, God, Lord, ang inyong pong blessing, favors, and provision sa buhay ng bawat isang kapatid, O God. Tunay nga po, Lord, sa gabing ito, salamat sapagkat minsan pa naniniwala kami na kilang Diyos sa mampanal. Ang mensaheng ito ngayon ay magsisilbing paalala at pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin, O God. Salamat, Lord. Hiling ko po dalangin, Father God, Lord, ang bawat isang kapatid ngayon na narito, Panginoon God, ang bawat isang kapatid na babae, dalangin, O God, Lord, dalangin ko po, Panginoon God, Lord, na patuloy ang inyong protection, ang inyong guidance, ang inyong favors and provision and blessing ay idaloy niyo po sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Lord, patuloy na ang bawat isa po sa amin, O God, ay tunay nga po, Lord, Panginoon, magkaisa, magamit niyo po kami, Panginoon God, Lord, upang patuloy, Lord, na marami pa, Lord, ang maatay po namin na mga kaluluwa, babae, lalaki, patungo sa inyong banal na paanan upang patuloy po, Lord, na kung paanong binago niyo po ang aming mga buhay, maranasan din po nila, Panginoon God, ang isang bagong buhay na mula sa inyo, Father God, na may kapayapaan, may pagpapala, may katagumpayan. Salamat po, Lord. Muli,
Sa inyo po namin, Father God, patuloy na ibinabalik ang pinakamataas sa papuloy pasalamat. Ito po ang aming panalangin na mabanal. Hinihiling po namin ito, Father God, sa inyo, sa mga pangyarihan ng inyong bukto na anak, ang aming panunod na pagligtas sa walang iba, kundi ang Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Everybody says, Amen and Amen. God bless you all, kapatid.